nung bata ako, bago ako mag-dats maybe, sobrang dun ako nasaktan eh. Naughtiest thing you did? Ano ganito? This is all access to my life. Miggy Tolentino. My full name is Luis Miguel E. Evangelista yon, Tolentino. Nickname ko yon, alam nyo naman, Miggy. Miggy lang. Miggy, pwede ring Migs. April 20, 1996. My age is 23. Birthplace is sa Manila. Sa Manila ako pinangalan. Hobbies. Number one is basketball. Tapos, mga games sa online, yung mga sa computer, tsaka sa cellphone. Yun lang. Tsaka gym, yun, gym din. Medyo marunong ako kumanta, tapos, yun, sayaw. Sayaw talaga. Ngayon, guys, para mas makilala nyo ako, sa box na to, merong mga tanong na hindi ko alam at sasagutin ko para sa inyo, para mas may malamang lang sa akin. So, simulan na natin. Dahil nga favorite ko siya, dahil naalala ko pa, nung elementary ako, paborito kong teacher, si Ma'am Latosa sa Lakandula. Tapos nung nag-high school ako, si Ma'am Siobal. Tapos, nung nag-college ako, saglit lang eh, kasi naging That's Maybe na ako. Paborito ko kasing singer si Justin Bieber, so karamihan ng kantang paborito ko, kanta niya. Meron din ako paboritong kanta sa old school. Mga kanta ni Bon Jovi, I'll Be There For You, paborito ko yun. Wonderful Tonight, yun yung mga old school. Sa ngayon, yung kanta ni Justin Bieber sa bago niyang album, Intentions, tsaka yung Changes. Yun lang, Changes and Intentions. Bali, apat sila. Kasi ako mahilig sa mga ano eh, sa mga hangout eh. Madalas lang ako sa bahay. Mas gusto ko kasama na lang yung pamilya ko, tsaka yung pamangking ko, tsaka mga tropa ko. Pero pag hangout, siguro yung mga... Pag mga Friday night, yung mga gimmick-gimmick, yun. Pero minsan lang yun, once in a blue moon. Yun, R&B, tsaka yung mga love song. Siyempre, Money Heist, favorite ko yun. Tsaka mayroon pa ako isang favorite yun, yung Grimm, maganda rin yun. So, dalawa. Di ako siya mahilang basa ng book eh. Meron nung bata ako, binabasa yung Ibong Adarna. Yung, ngayon kasi hindi ako nagbabasa ng book. Yun, Bible. Babasa ako. Favorite ko sa international yung No Escape. Favorito ko yun. Prince of Persia. Prince of Persia, favorite ko yun. Tsaka Jack the Giant Slayer. Yan. Sa local, may favorite ako eh. Yung Yun, One More Chance. Gusto ko yun. Siyempre, itong suit ko, black. Sobrang favorite ko yan. Mga 50% sa white, tsaka 50% sa red. Yun. 100% sa black. May percentage siya. Yun. Gusto ko talaga mga beach. Beaches, mga sa Batangas, sa Boracay, sana. Mga punta. Tsaka yung gustong-gusto ko yung last year, yung... Nag-rent kami ng resort sa May Laguna. Kasama yung family, yung mga gusto ko. Sana maulit. Yun. Siyempre, kung aside sa family ko, one person lang. Siguro yung sino ba sa tropa ko? Siyempre, mga friends ko na yun eh. Baga yung mga... Lahat ng mga kaibigan ko. Mga kababata ko, yun. Sila. Bukod sa family ko, siyempre wala man akong girlfriend. Yun. Mga tropa ko. Siyempre, manatili pa rito sa showbiz. Kasi dati pangarap ko maging police. So, parang malabo na ngayon yun. So, ambisyon ko ngayon, yung magtagal pa sa showbiz. Kahit hindi na sumikat ng todo, basta tumagal. Yun. Naughtiest thing you did? Ano ganito? Hindi naman kasi ako naughty. Hindi naman ako naughty. Nung bata kasi ako, may kami magtotropa.
sa palengke namin, may mga dalandan, may mga prutas, may mga chicherya doon. So pag wala kaming pera, hindi namin magkumain, syempre na dadaan kami doon. Tapos kukuha kami ng dalandan. Tapos punta kami sa bilay naman ng mga chicherya, kukuha kami chicherya. Once nahuli ako, na nakulong kami sa barangay. Mga isang oras din. Kasi kaibigan naman ng papa ko yung kapitan. So, nakalaya. Yun, pinaganitan ako. Pero inulit ko pa ulit. Pero inulit ko ulit. Nakakatawa yun. Yun pala yung bata ako eh. Tsaka bigas. Umuha kami ng bigas. Dumadakot kami ng bigas. Kasi at least kinakain naman namin. Hindi naman namin siya tinatapon. Wala lang talagang pambili. At saka hindi yung binibenta. Hindi yung binibenta. Niluluto agad namin. Pagkakuha namin, isang dakot. Kunyari, lima kami magtotropa. Kung kami isang dakot na bigas, dalawa, tatlo. Tapos yung pag ano, sayang na natin yan. Yun, no? Yun ang mga ginagawa. Pero nung lumaki na ako, di ko na ginagawa yan. Parehas kasi akong ganito eh. So, madalas makulit ako, yun nga yung nakikita nyo, di ba? Makulit ako, yun. Tapos mapagmahal din ako talaga. Tapos seryoso din ako, syempre. May mga bagay na dapat seryoso ka, na siniseryoso mo. Mga relasyon, ganun. Kaya, yun, okay lang. Ano naman ako eh, minsan, pag may lakad ako, sunod-sunod siya. Naka-ano siya eh, yung naka-hele-helera. Tapos, pag wala naman, go with the flow lang ako. Yun lang. So, sa mga gamit, naging organized lang ako pag ganyan si mama. Pag wala, disorganized ako eh. Minsan pag kinakabang, ako, positive ako mag-isip talaga kahit ano pa yan. Positive ako mag-isip. Kaya alam, minsan may mga bagay, kunyari, may mga bagay na yung nag-worry ka, na baka hindi mo kaya, may mga ganun eh. Minsan sa work, madalas. Minsan kahit, alam mo na yung ginagawa mo. May time at may time pa rin na mag-worry ka. Di ko kaya, pero siyempre ang mahalaga dyan, magtitiwala ka lagi sa sarili mo na kaya mo. Kaya dapat positive pa din, yun yung mangingibabaw dyan. Laban lang lagi. Wala. Yung susuot ng mga ganito. Pwede, glasses yung ano, yung pag maaraw, yun. Pero yung baka siguro pag mga contacts kasi, tsaka glasses, yun yung pag malabo yung mata. Malino yung mata ko. Malabo lang yung pagtingin niya sa akin. Mukha ba umayayin? May umayayin ako, may mga... Lalo dati, may umayayin ako sobra. Bago nga ako sumali sa Bulacan, naiya ako eh. Sobra. Nung siyempre, pag puro kahiya, ano mangyayari sa buhay mo? Kaya dapat, ano, tanggalin. Kahit hanggang ngayon, may umayayin pa rin ako, pero siyempre, kailangan dapat tanggalin eh. Kaya, go with the flow, parang ganun. Tsaka dati, torpe ako sobra. Yun, shy ako dati. Ngayon, medyo torpe na lang ako. I would tell my family, especially my mom, na mahal ko siya sobra. So, sabay-sabay namin mawawala. Yun, at least, bago matapos yung mundo, nasabi ko sa kanila, tsaka alam naman nila yun, na mahal ko sila. Tsaka mga tropa ko, sabay-sabay namin mawawala nun after. Yun na. Sa fans ko, syempre, sobrang thank you sa inyo kasi kundi dahil sa inyo, malamang wala na ako dito kasi syempre, pag wala namang susuporta sa iyo, paano ako susuporta ng mga nasa industriya din. Tapos sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, syempre, thank you so much sa lahat-lahat ng support ang binigay niyo sa akin, sa pagsama niyo sa akin pag may mga show ako, sa mama ko, sa pag-ayos ng mga gamit ko, sa lahat-lahat, basta alam niyo na yun, lahat. Lahat kayo kung dahil wala, pag wala kayo, wala ako dito ngayon. So, lahat ng nakamit ko, kung ano yung nabili ko, kung ano man yung natapos ko, kahit ano pa yan, basta kundi dahil sa inyo lahat. Hindi ko magagawa yan. Kasi minsan dumadating sa point na hindi ko nakaya, sobrang pagod na ako. Sobrang pagod na, at parang nasa point na ako nun, nakakasakit na ako, tapos di na ako natutulog. Pag inisip ko lang kung ba't ako nandito, kung sino yung inspirasyon ko, laban lang ako. Ito, maraming kasing, nung bata ako, bago ako mag-That's Maybe, sobrang
dun ako nasaktan eh. Yung may gusto, mayroon akong babae, may girlfriend ako noon. Kwento ko lang sa inyo. May girlfriend ako noon tapos napag-break siya sa akin bigla. Biglaan yung parang famous din sa ibang school. Kasi nung time na yun, papayimusan sa ibang sa school eh. Parang ako sa school namin, tapos siya sa school nila. Tapos may nagkagusto rin sa school nila na famous din. Tapos parang pinagsiseryoso ko yun. Tapos sabi niya, after mga ilang araw, napag-break siya sa akin. Sabi ko, okay lang may pag-break ka sa akin. Pero yung pinagsiseryoso ko, sana wag maging jowa mo. So after mga 2 days lang, naging jowa niya na. Yun, nangyayak ako. Tapos ito lang, ito nakaraan lang din. Nakakabreak ko lang. Masakit din pero ngayon parang mas kaya ko na eh. Kumbaga nasa edad na rin naman ako eh. Kumbaga ano na eh. Kumbaga tsaka ramdam ko na rin na mag-iwalay kami. Kaya napagandaan ko na. Sa akin to eh. Siyempre sa akin. Yung hindi mo pa alam kung ano yung plano sa ni God. Pero kung ano man yan, alam ko na gagawin mo yung pinaka-the best mo para masuklian kung ano mong blessing na bibigay sa inyo ni God. Tapos huwag kang susuko kahit ano pa yan. Kahit ano pang problema dumating, kahit anong heartbreak pa yan, huwag kang susuko dahil matibay ka. Yun. Sa mga Miginatics to. So, message ko sa mga fans ko, kahit hindi naman tayo katulad ng dati na halos everyday nakikita-kita tayo sa Eat Bulaga. Kumbaga may nabuo na rin samahan, yung pagkakaibigan. Tsaka kilala ko naman sila lahat. Tsaka nagkakausap-usap pa naman tayo sa chat. Re-replyan ko naman kayo, tapos friends tayo sa Facebook. Thank you sa suporta nyo. Kahit saan man ako magpunta, pag may mga show ako na malapit or kahit malayo pa yan, nandun kayo. Sobrang thank you. Tapos, yun, kung di dahil sa inyo, wala ako dito. Tsaka, dahil di tayo nakikita ng matagal, sa tingin ko, dapat magkaroon na tayo ng get together. Tapos, yun lang, mahal ko kayo at miss ko kayo. Lagi naman ako nagpe-pray, so alam naman niya kung ano yung message ko sa kanya. Pero para maging alam nyo rin at syempre gawin nyo din, lagi lang tayo magpapasalamat kay Lord. Lord, thank you so much sa lahat-lahat, sa pag-aalaga sa pamilya ko, sa akin, sa mga kaibigan ko, at sa mga mahal ko sa buhay. Thank you sa pag-iingat. Thank you sa lahat ng blessing. Wala akong ibang kasabihin pa. Thank you sa lahat. Tapos, sobrang sorry po sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ko. Ayun, so guys, tapos na tayo sa ating segment. Actually, paborito ko 'yun. Gusto ko 'yung mga ganung ano eh, mga ganung tema. So, sana may mga nalaman kayo sa akin. Karamihan doon personal tsaka hindi ko sinasabi sa iba. Sana may nalaman kayo. At kung meron pa kayong gustong ipagawa sa akin, just comment lang po kayo sa baba. Tapos like, share and subscribe. Start to like, Miley.